usapang makina, usapang change oil. Kung kailan po ba dapat magpalit ng langis? Ako, before 5,000 kilometer. To be exact, ang itinakbo ko, 4,099. Kaya, bakit ako magpapalit ng langis ngayon? Kasi depende po yan sa traffic. At kung minsan nasa loob kayo ng sakyan, umaandar. Binibilang ko po ron. Kahit hindi po tumatakbo. Yung gana po ng takbo ng sasakyan. Pwede rin nung every 6 months or before 5,000 kilometer. Pero ako, sinagad ko ng 4,099. Almost 1 year. Kasi nakaparada lang yung sasakyan. Gusto ko pong ibahagi ito sa mga bago pong nagmamaneho at yung mga gusto pong mag-maintain ng sasakyan na sila lang po ang gagawa. Tuturo ko po kung paano mag-change oil ng sasakyan. Ito yung mga gagamitin ko pong mga langis. Katulad po nito, itong Optimal Amber, sponsor po yan ng aking kaibigan si Edward Espinas, kaklasiko ng high school, tsaka yung air filter. Sa langis ng makina, hindi po maselan yan. Kahit ihalo nyo po yung natira nyong langis, katulad po nito, tsaka nito, kahit semi-synthetic, kahit na ordinary, pwede nyo pong ihalo-halo yan. Unlike the transmission, para sa akin, kung Toyota po, may grade po yan para sa transmission nyo, lalo pagka automatic transmission. Para sa akin, ang maselan ay ang transmission. So, bakit meron ako nito? Paghahalu-haluin ko po yan para hindi umasayang. Nagamitin ko itong tatlo, tsaka itong konti nito, tsaka nito, para hindi masayang. O dyan, may mga tools na gamit tayo. Katulad po nito, pantanggal po ito ng nut sa ilalim ng makina para ma-drain po. Ito po yung pansahod. Langis. Ito yung pantanggal ng oil filter. Ang oil filter, may mga number po yan. Katulad po nung sa akin, sa BX200, C11, pwede po ang Fortuner, pwede ang Innova dito sa oil filter na to. Meron akong karton, ito yung improvise ko para higang ko. Ito naman, pwede kayong kumuha ng karton o matigas na papel para pansahod doon sa oil filter para hindi marumihan yung engine support nyo. Oh, mag-start na po tayo. Yan, all set, ready. Lalagay nyo lang tong karton sa ilalim tsaka yung pansahod. Naka-ready na rin yung tools. So, meron din akong tissue. Yan. Kasi titignan ko kung gaano kaganda yung langis. Yan. Yan. Mapula pa yung langis ko, maganda pa. Kaya lang, kahit maganda pa yung langis, iniingatan po natin ang ating engine. Kaya sa umaga, o bagong andar, tubig pa ho lumalabas dito. Yan, hindi ho kumakain to ng langis. Mula pari hanggang hulo, kayang-kaya na itong bumiyahe. Ayan. So, all set. Mag-start na po tayo. Nagpalit ako ng planggana na mas malaki para walang tapon. Galing dun sa, yun, oil filter. Ayan. Para malinis, hindi masyadong messy. Ayan. All set na. Ito, totoo na to. Start na po tayo. Andito po tayo sa ilalim ngayon. Ang pagtanggal po ng nut sa ilalim ng makina counterclockwise. Pakaliwa po. Yan. Medyo matigas. Yan. Yun. Nakuha rin. Pagka medyo umiikot na. Yan. Ako lang ang nagbibidyo. Kaya pasensya na po kayo. Yan. Ikot nyo lang yung tornilyo at
Siguradong baka malangisan po ang kamay nyo. Kung masailan po, eh pwede pong magguantes. Yan, para ma-drain po yung langis dito sa planggana. Medyo malakas ang pressure sa una nito. Kaya ingat po. Yan! Sabi ko. Yan. Yan, wala lang ma-drain. Habang na-drain po yan, tanggalin po natin ngayon yung oil filter. Yan, napakaganda pa po ng langis natin. Ang gagawin nyo, punasan nyo lang po yung thread. Yan. Ito, pwede nyo lagyan ng teflon. Yan. Para siguradong wala pong tagas. Yan, lagyan po natin ng teflon. Para siguradong walang tagas. Okay. Itong takip ng engine, yan, lulugan niyo po yan para yung pressure eh dire-diretso pong bumaba. Yan, ito na yung alikabok. Kaya meron akong tissue dito na ready. Yan, para iwas po ang iwas ang dumi, pumasok. Yan. Tapos, susunod po tayo dito ngayon sa oil filter. Yan. Itong kadena, yan. Kung anong higpit niya, yun lang. Pero merong pangtanggal ng oil filter, yung parang baso. May mabibili po kayo nun, mas maganda po yun. Kesa dito sa kadena. Bukan natin ang madali, pero ito yung lagi kong ginagamit kaya madali yan para sa akin. Yan, titignan nyo kung ano, pakaliwa po ang luwag, hindi po pa kanan. Yan, tulad yan, nagkabaliktad, iikot nyo lang na ganun. Papasok nyo rin sa pinakabaso ng oil filter, tapos ito sa inyong pinakamahigpit. Papasok nyo lang na gano'n. Yun. Yun. Umikot. Pakaliwa. Kailangan mabilis lang. Pagka umikot ng gano'n, pwede nyo nang kamayin. Kamayin nyo lang. Kailangan lang meron kayong sapin talaga nito na tatapon dun sa may planggana kasi maglalangis ang engine support nyo dahil sigurado may laman. Ayan, oh. Oh. May laman ng air filter. Ang oil filter. Kaibigan. Ayan. Yun. Filter. Ito na yung bagong air filter ko. Ah, oil filter mga kaibigan. Medyo lalangisan natin ng konti. Yan. Para pag ikot dun, eh, swabing-swabe. Magagamit ko lang dito, tatlot kalahati dahil hindi ko tinotodo yung ano, yung langis para nakakahinga yung engine. Yan. May magnet ako. Yung kinakabit ko talaga dito sa ilalim yan. Para yung mga residue, yung mga bakal-bakal, yan pumapupunta. Hindi mo directly. Ang paglagay po nito, kamay lang. Pakanan po. Yan. Kinalagyan na ng oil filter. Pinunasan ko po. Bago ko po ilagay itong bago. Yan. Pakanan lang ho. Kanan lang po ang ikot. Yan. Kailangan siguradong tama ang ikot. Yan. Pagka kumagat po, yun na yun. Yan. Yan. Ikot nyo lang po. Pagka ang higpit po, kamay lang ang gagamitin. Huwag nyo na pong gagamitan ng tools. Pagka okay na yung higpit. Yan.
mga basahan para sigurado. Yan, mahigpit na. Ito po, improvised na embudo. Pwedeng mineral water, pwedeng yung dishwashing liquid. Kaya siguraduhin yung malinis na malinis po. Sukat po yan dito. Yan. Para direkta pong dito po may lalagay sa NG. Yan. Pero bago po natin salinan yan, higpitan po natin sa ilalim uli. Okay. Yan, kung hindi po kayo nagmamadali, po pwede pong magdamag yung i-drain to. Yan, kaya lang iniwasan ko sa magdamag na yon, baka pasukin ng alikabok. Dahil kahit nasa maayos na parking at hindi maalikabok, eh siguradong may papasok na alikabok po dyan. Kaya inayaan ko lang na ganyan. Pwede na po nating isara yan. Pagka ganyan. So ang pagsara po niyan, pakanan po. Kanina ho, ang paluwag, pakaliwa. Pakanan, clockwise po. Yan, pagka wala nang tumutulo, talis wala nang tumutulo, pupunasan lang po natin. Pagkapunas, ibabalik po natin itong nut. Yan. Punasan natin uli para siguradong malinis. Yan. Pakanan po. Yan. Clockwise po. Yan. Kayo nang umigot, gamitan nyo na po ng tools. Sabihin nun, okay na po siya. Yan. Yun. Pinasan po natin para malinis po, para malaman po natin mamaya kung may tagas po. Ito po yung tools. Kasi maganda po nito sa tools na to, hindi po bibilog yung nut. Yan, pakanan ho, pakanan. Yan, hindi po masyadong mahigpit ang huwag nyo ito todo, baka malostre do. Eh ako, tansyado ko po. Yan. Yan po ang pagme-maintain. Every 5,000 kilometer. Ako hindi ko na po hinihintay ang 5,000. Dahil sa traffic. Yan. Kaalam may tip na. Yan. Okay na. May tip na. Tapos double check. Yan. Yan, may teflon yan, kaya siguradong walang tagas po yan. Unahin ko muna pong gamitin, syempre itong tira-tira kong langis. Sa engine, hindi po maselan, kahit pag-aluhaluin nyo, basta di gasolina po. Meron po kasing diesel na pwedeng panggas. Yung mga langis po sa kasa ng Toyota, pwede yun. Fully synthetic. Yan, gamit kong grade lang, 1540. 1540, dahil nasa tropical country tayo, hindi pwede masyadong manipis, pwede na uya. So start na po tayo mag-refill ng langis. Te, mahigit kalahati andito, lalagay ko po lahat yan. Siguro makakain itong langis siguro mga tatlong kalahati lang, kasi ito may git kalahati. Ay, hindi pa maubos yung tatlong buo ko. Actually, apat yung buo ko dyan. Kaya lang, pwede naman natin pag-aluluin. Ang makina, hindi po maselan yan. Lalo yung mga ganitong modelo. Yung BX200. Yan. Nasa natin. Para taas gamitin ulit natin. Yung ito siguro mga 1 litro to. Ubus natin.
Oh, ito yung bago. Yung dalawa kanina tira ko. Pero hindi ko ubusin to kasi baka sumobra. Ito yung pangatlo. Eh yung nasa isang galon, mga mahigit 1 litro yun. Pagka sumobra ho, magbawas lang kayo sa ilalim. Bubuksan nyo lang yung drain plug. Eh, para iwas hassle, dahan-dahan po ang paglalagay. Kasi mahirap din. Pagka sumobra ang langis nito, itong engine, lalabas po ang langis dito. Masisira ang mga gasket nyo. O-ring nyo. Pati yung sa ilalim. Eh, mga pinagmumulan po ng pawis, ng tagas, ng katas ng langis. Kailangan maingat po kayo sa level ng langis. Yan. Check natin ngayon yung level po hanggang sa araw. Eh, pagka okay na, paandarin natin para dito sa oil filter sa pumunta yung ibang langis. Yan. Bilang ka ng 1 to 10. 10,000. Kunti pa. Ayun pa lang, oh. Sobrang linis, oh. Kalahati pa lang. So, pwede pa natin dagdagan to ng 1 litro. Kalahati pa lang. So, maglagay pa tayo uli ng 1 litro. Ganyan po ang pag-check. Hindi po natin kailangan biglain. Para sigurado walang tapong, kailangan nyo ng embudo. Maganda tong embudo ng ano eh, mineral water, improvise, diretso. Kaya binuhos ko itong 1 buo, kalahati pa ho yung kulang. Baka mga 3.5 to yung makakain. Tumining na. Yan. Che-check natin ngayon uli itong lipstick. Ito. Nasaan uli natin. Namin na tayo ng magandang tissue. Kaya ako may mga tissue dito. Kailangan malinis ang tissue nyo. Bilang ka na 1 to 10,000. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10,000. Para siguradong ano yun sakto, sumakto. So pumatak siya ng mayigit 3.5 liters. Yun siya, oh. Yun, nasa full, hindi siya lumagpas. So kakain pa ho ito ng langis, itong oil filter. Kaya hindi na po ako magbabawas. Pero usually, ang ginagawa ko, kulang or sakto sa langis. Yun. Mag-start ko po niyan, hihigop pa ho yung oil filter. Kaya saktong-sakto po yan. Kulang sa full. Ganun po dapat. So, after nyan, mabalik lang po natin itong takip. Yan. Clockwise ulit. Pakanan. Yan. Higpitan nyo po. Huwag lang masyadong gamitan ng Hercules, dahil kayo rin magtatanggal niya, at para hindi mahirapan magtanggal. Tapos checkin na rin natin tong ano, air filter. Actually may air filter akong bago dito, para pagka marumi na, maglilinis tayo ng servo. Ah, maganda pa yung ating air filter.
Pero may mga likabok. Ito, nakita nyo. Ayan. Punas lang yan. Punas lang yan. Hindi na muna tayo maglilinis ng serbo. Kasi eh, malinis pa itong ating lahat dito. Wala akong pambuga. Pero malinis pa yan. Eh. Balik lang natin. So mapa, kahit anong sasakyan, dapat chine-check nyo po yan. Saka lilinisin nyo lang na ganyan. Madali lang akong maglinis ng serbo. Ng throttle body. I mean, ito. May video po ako nito kung paano nililinis po yan. Yan. Babalik mo lang dito. Yan. Tapos double check nyo uli. Ya. Lalo sa umaga, ma-check nyo po yan. Yan. Pag-start ko nyan, kakain pa po yan. So, start po natin. Yan, ang nagamit ko po eh sa dalawa lang. Etong isa nabuksan kong bago. Itong sobra ko ngayon, 2 litro. Yung malabas ng eskalado yung laman ko nito. May git. Kaya sumakto po. So at least, sa 30 litro na lang ang kulang ko. Para sa susunod na change oil na before 5,000 kilometer. So kailangan start ko po. Tingnan natin kung sasabog to. Tsaka makikita natin kung may tagas. Na natin kung okay ang handa. Yun, handa. Tapos mag-check ulit tayo ng ano, na level ng langis. So far, so good. May konting langis, punas-punas lang. At least may iwasan natin umapon ng langis dito. Grabe na yung budo. Re-revolutionin ko para umigot yung langis. At papatay ko yung makina. Pwede natin i-double check pagkapatay ng makina. Punasan muna natin ulit. Marami na yung ating tissue. Yan, marami tayong tissue dyan. Ito. Yan. Para makita natin. Bilang ulit kayo ng 1 to 10,000. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000. Tingnan natin. Yun. Kasi bagong andar siya, ang pag-check po ng langis, maganda sa umaga. Pero sure yan. Eh yung sinasabi ko, kakain pa po yung oil filter ng langis. Ganda ng langis natin. Kaya ako hindi na ako gumagamit ng flashing chemicals. Maganda. Laging mapulay yung langis ko eh. Nagbaga sa tao, kisa bulips lagi yung langis ko. Napakaganda. So, walang problema ang ating engine. So, mga kaibigan at mga PX200, huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe. Click nyo lang po yung bell sign. Jetro Ramirez Vlog. Marami pa po tayong pag-uusapan tungkol sa sasakyan. Paano po natin i-maintain at tumagal ang ating sasakyan. Huwag
Jubilee. It's coming February 23. Dibu na nito. Dibu na ni Jen, ni Lucky Jen. May galing pa kay Jeneline Mercado. Nag-swap kami nung araw ng high ace. So, ganun lang po ang pag-maintain ng sasakyan. Yung first week ng January, nagpa-emission test ako, nagpa-rehistro ko, nag-advance ako. Ang sabi sa emission test, wow, tubig pa yung lumalabas sa tambucho. Kasi lagi kong maintain ang engine, transmission, so on and so forth. May mga vlog po ako na kung paano po mag-flashing ng transmission at kung paano po magpalit ng gulong at kung ano-ano pa ho. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Yan, madumi lang. Pero ang importante, nag-share lang po ako ng konting kalaman sa sasakyan para tumagal ang ating sasakyan, lalo sa mga bagong nagmamanay. God bless po. Ito yung langis po. May ilalagay ko po dito uli. Yan. Bawal pong magkalat at magtapon sa drainage. Dahil toxic po itong langis. Paalala lang po mga kaibigan. Balik niyo po dito. May mga basurero pong kumukuha. Alam po nila kung saan po itatapon ang mga langis. Meron po kayong lupa. Okay lang po sa lupa. God bless po.